not just magical defense, it's hybrid defense. Ano yan? Specified to the max level of specifications that are allowed. Kasi ganun yung mga kailangan nating i-take into account. Pero kahit ano pang ipahawak mo kay Sorn as we head into the Land of Dawn ay hindi magbabago ang kanyang gagawin. Siya yung tipo ng kaklase mo, napupuntahan ka sa room mo, yeah. Mga ganun. Yung tropa mo, ayun o, pare tapos ka na dyan sa subject mo, di ba? O sige, mamaya na lang. Mm. Tapos, sabi ni Udil, go, may deathly grasp tayo para makatakas ka at mas masiguro nating ligtas ang iyong buhay. Pero, wow! Uy, si Marquinhos! Oh, bilis yun ah, maaga yun. Parang siya naman yung tropa mo na hindi mo pa tinatawag nandyan na. Oo, tingnan mo. Pero sabi ni Sorn, balik tayo rito ah, nabawasan si Erwin. Kaya na like and pounce lang ni Chibi para kuhain agad-agad yung early kill. Naku. Alam mo, hindi lang yun basta nangyari. Sobrang fortunate pa ni Chibi. Mm. Kasi kumagat yung like and pounce before mag-animate yung flicker ni Erwin. So, hindi siya nabit-bit doon sa ano sa area of responsibility ng Torre. Yeah. Diba? So, if ever man na nangyari yun, punishable yun. Nandyan si Chan. May mga slow yung kanyang Void Blast and Void Crystal. Mm-hmm. Could have been a kill for Chibi. But because very fortunate si Chibi na nangyari yun, nakuha niya yung buhay ni Erwin nang hindi siya namamatay, pero deadly catch against Sepat. Ay. Low pero na-sustain! Na-sustain, natulungan ni Sorn. Ito pala ang mabibigay na alaga ni Sorn on the Mathilda. Pero mabilis lang din naman makakataka si Hydon Bush doon at hindi na nila inabutan ang nagre-recall na Marquinhos. Pero ito, inabutan pala. Sepat, kakayanin ba ito? Nandun yung whoa! Cursed Blast! At nakakuha pa sila ng Pabol na kill. Pero si Chibi ang bawi for Homeboys! Wala ngayon yung retry holder ng Homeboys. Pero itutuloy pa rin nila yung pagkuha ng Turtle. It's gonna be Chan na makakakuha. Real World Manipulation to get Sepat down. Hinahabol pa rin nila si Sorn na tatlong miyembro mula sa Entity 7, pero hinarangan ng EG Boy. Maganda yung naging abang nila doon kay Sepat. Kasi doon mo nakitang napaganda yung kanilang mga paghahanda for the turtle, yung buwelo nila sa pwesto. Kasi napakita at na make sure nila nabawasan talaga yung explainer dito ng Homeboys. And if you were to look at the gold lane, ay hindi din siya yung tipong masyado mong kailangang alalahanin katulad nung previous game na nagiging or naahayaan masyado rito si Nets. Kasi Fury or the Clint itself as a gold laner sa laning, it pretty much can manage. Tingnan mo, ayan, maski yung gold card, siya pa yung naka-last hit. Independent ang isang Clint. Tulad ng sinasabi ni Brigida, kayang-kaya niyang mabuhay mag-isa. Kaya-kaya niyang sumustain mag-isa. Mataas yung haras na pwede niyang ibigay sa isang carry at doon siya lumalabang by this time. And hindi lang yun yung nilalabang niya. Hindi pa siya nag-overcommit. Hindi siya nag-overstep. Ay, so, grabe. Heptas his first build. Mabibilitan ngayon si Nets na dumobble lane ng paulit-ulit just to sabihin na nating makahabol doon sa farm ng isang Clint kasi ang bilis niyan mag-clear tapos sa popoke pa niya yung carry in return. So Sorn is medyo torn kung sasamahan ba niya ang kanyang jungler o ang kanyang marksman. Yeah, tsaka alam mo, for Homeboy siguro maganda na mag-capitalize sila doon sa bilis ng rotations na pwede nilang gawin siguro. Oo. Kasi for Entity 7, alam naman natin, gusto nila ay ang ma-commit yung mga team fights. But if they were able to look for engages na not necessarily team fights or makapag-bait out pa nga ng mga crucial ultimates such as that, no more Curse of Blood for Erwin dito, may masesecure na advantage likely ngayon ang Homeboys kaya po mukhang matapang-tapang sila dito ha. Gusto nilang kuhain yung kill onto Erwin pero bibilisan niya ang kanyang takbo at na-bait out din yung deadly catch. Hindi pala pating yung nilalabas ng ano, anglerfish yun, di ba? Anglerfish? Yung may ilaw? Lampara? Oo. Yun yung ano eh, yung nakita ko eh. Pero na-bait out na nga, alam nila nawala ng deadly catch, so it must be a go time for Homeboys to actually get this turtle done. Pero si Marquinhos ay may magandang pwesto at mukhang hindi na panalam ng Homeboys kung saan manggagaling.
ni Sakidith, Sorn, medyo nakakita niya doon, pero may Flicker Earth Shatter. Nahanap na naman dito si Chibi at siya ang pinupuruhan ng Primal Wrath, pero may immune niya with the Lycan Pounce, kaso mapagsakan ng real world. Mukhang ito ay isa na namang turtle na mapapasakamay ng Entity 7 as Hydon Bosch secures the double kill. Hindi pa tapos si Marquino, maging si Udil ay gusto niyang kuhain dito, pero makaka-flicker out naman si Udil sa kanyang Vexana. Entity 7 gets that turtle and even gets the turret down on the mid lane. Biglang bawi ang Entity 7 doon sa kalamangan kanina ng homeboys. Alam mo yung nararamdaman ko actually nung nakita na natin yung draft? No. Nakukulangan ako doon sa gulang factor sa composition na meron yung homeboys. Hindi siya yung tipong ma-associate mo agad with the playstyle na gustong gawin ni Sorn. I mean, yes, kaya yun na Mathilda, lalo kapag ka nagiging mabilisan talaga yung rotations niya. Pero in this current situation, ang hirap kasing i-gank nung gold laner, nung Entity 7, kung yun lang. To be honest, yes. At parang hindi din sila nakakahanap or nakakauna sa mga gusto nilang mga puntahan kasi nagkakaroon dito ng advantage. Even yung katapat ni Sepat against sa kanya. So nakikita natin na right now, not just in terms of XP na na-secure, mas nagiging favorable for Marquino yung situation na to for the Edith to actually be or to actually do a lot para dito sa kanyang kupunan. Kasi nga naman, if you were gonna look at it, the matchup, yung Ruby against an Edith, lamang talaga yung Ruby sa lane. Uh-huh. Kasi yung spell bump niya ay, sabihin na natin proportional, doon sa dami ng units na pwede niyang skillan. So, etong Edith, lalamang lang on a 1v1 basis. But unfortunately, for Sepat, hindi na nakikipag 1v1 si Marquino. Nagiging hyperactive siya doon sa mapa. Nagiging sobrang matulungin niya onto the other members of Entity 7, thus getting this advantage plus yung vision control na pinapakita niya. Okay, nandito pa si Chibi, hawak ko tong bush na to, pupunta dyan, alam niyo na, abangan nyo. Kaya kanina, di ba, parang first wave pa lang, nandun na siya sa mid In-attempt niyang kuhain si Udil na ngayon ay napilitan mag-Eternal Guard kasi si Marquino, grabe talaga yung naging pag-abang. Curse of Blood! Nai-commit pa doon, nai-connect tayong dalawa, tapos nasa ilalim pa ng real world manipulation, bigla, isabo na yung mga bala ni Fury na ngayon ay isa-isang nagpapatumba sa mga miyembro ng homeboys, kaya naman si Nets kinailangan na lang munang mag-trade. Ngayon si Nets ay may spasyo naman siya. Yep. Yes. Pero kailangan na siya ng homeboys at this point in time dahil yung apat na members, Sorn and the rest of the gang, hindi nila masabayan yung teamfight potential na pinapakita ng Entity 7. That's massive layering of skills. Remember, Curse of Blood, Real World Manipulation, and hindi lang yon, even Marquinhos doing a great job just zoning and punishing yung nag-overextend for the side of homeboys. Imagine, naglilinya-linya yung mga yon even without pa yung kanilang jungler, hindi pa sumasama doon sa combo. Kumbaga, itong si Hydon Bosch and even si Nets, kailangan na, pero mukhang ito yung punish na gustong gawin ng homeboys, Marquino. Kaso nakapag-primal rata, kaya naman si Nets, aabot ba? Umabot yung shuriken, pero Curse of Blood sa may real world manipulation combo. Ito na yung combong kailangan mong iwasan kung ikaw ang homeboys. Kasi nakakuha na naman ng dalawang kills ang Entity 7. And that is a very immediate and quick response mula dito sa kanilang kupunan. Tatlong skill yun, tatlong ultimate yun. Pag pinagsama-sama, hindi na natin alam. And it's gonna be Entity 7 taking advantage onto every single overcommitment from the side of homeboys. Grabe, ang sakit nung crab broken. Deadly catch, Curse of the Blood. Oh. Tapos Curse of the Real World catch. Meron pang crab claw cannon. At may crab claw cannon on the side, parang dessert. Parang magkakakonekta na nga sila. May nagbabounce pa na skill na kusa namang sumasakit kapag nagbabounce na siya. So, ang dami nagbabounce. Tapos yung Clint, may quick draw na passive. Ganun din. Parang ganun din yung konsepto. So, iangat ba ito ng homeboys kasi deadly catch na i-commit na. Pero yung sisid ng mga pating ay napakalayo talaga. Tayo na nga yung bounce. Fortunately, meron yata ang Flask of the Oasis na inahawakan na si Sorn dito. Kaya nagkaroon naman ng clutch healing for Nets. But that was a very close call. And now we're seeing how dominant Entity 7 is. And kung bakit pinaninindigan nila itong main pick na to. Kaya pala naman, 4 kills. Siya yung pinakamaraming kills ngayon. Damage output is, I must say, siya yung, yun na nga, pinakamataas na damage dealt so far
next on this Bane is itong Vexana ni Odil. Pero hindi pa natin makita yung conversion ng damage to kill eh. Diba? Kasi that's 10 to 3 la mga Entity 7. And a lot of times na yung engagement ng homeboys is easily being countered by Entity 7 because of Erwin's frontline, because of Curse of the Blood, because of the combo that they have. But this time, nakuha na nga ng Entity 7 yung Lord. Ganun lang kabilis. At hindi papalag ang homeboys up until na makuha ni Nets yung kanyang items. Grabe, kaya pala nung game 1, binandi nila yung Carmilla. Ganito kasi kaganda yung magiging outcome if you were to secure the Carmilla against the composition na talagang alam mo magdidikit-dikit, magsasama-sama. And the mere fact na they had the Mathilda, alam naman nating may ano siya, may parang sagip factor. Sagip factor. Pero alam mo din kasi na yung nature dito na merong ng lineup na meron ng homeboys, sepat, kailangan talaga, ayan, katulad yan, tingnan mo, magkakasama talaga sila para ma-increase yung chances na mas makakakuha sila dito ng mga kills, mas makakapanalo sila ng mga teamfights, pero mukhang nagkakaipitan na nga, kaso yung Curse of Blood dahil commit lang sa isa. Chibi! At mukhang si Chibi, maganda yung nagiging pagkakaporma doon sa likuran, kaya naman may mga nahanap siya. Chan is down, pero the private dragon is already committed dito by Marquinho. Unstoppable na rin si Hydon Bush, at bato lang siya ng bato ng mga Crab Claw Cannon as the Lord is still up, at wala si Nets and Chibi to do the defense. Tatlo lang ang de-defense para sa homeboys. Apat naman para sa Entity 7 na may kasama pang Lord. Basag na nga yung gitna. Isusunod na yung taas. Ito na ba yung puntos na pwede makuha ng Entity 7? But here comes Fury. Look at the damage that in the deadly cuts. Ito na ba ang katapusan? Nako, kumakatok na sa base ang Entity 7 at mukhang ito na nga iyon. Kasi talagang ipapantay ang seryeng ito. One all ang ating mga kupunan.